paraan para mahinto ang pag-ignore ng lalaki sa'yo. Yun. So, ito mga utola, isa din itong problema sa larangan ng relasyon. Lalo na sa inyo mga kababaihan, ha, na bigla na lang kayong na-ignore ng lalaki o sa mga palahon ngayon na kung bakit daw baka na-ignore kayo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? Then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong, kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload Payong videos. Yun! Ayan, so kamusta mga utol? Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. Lalo na sa mga OFWs pa rin natin, ha. Maraming salamat talaga sa inyo. And then yung mga nandito na rin sa Pinas at saka kung saan mang sulok ng mundo. Ah, maraming salamat talaga sa inyo. Ayan, nababasa ko lagi inyong mga comments. Ah, thank you. Yun. So, ito, dito naman tayo sa usapang pag-ibig pa rin. So, by the way, ang magiging topic natin sa video na ito is paraan para mahinto ang pag-ignore ng lalaki sa iyo. Yun. So, ito mga utola, isa din itong problema sa larangan ng relasyon. Lalo na sa inyo mga kababaihan, na bigla na lang kayong na-ignore ng lalaki o sa mga palahon ngayon na kung bakit daw baka na-ignore kayo. So ito, bibigyan ko kayo ng rason at saka kung nga bakit ini-ignore kayo ng mga kalalakihan. Actually mga utol, yes, sasabihin natin na may rason talaga o may dahilan yan kung bakit kayo na-ignore ng mga kalalakihan. Kung bakit hindi na siya nagme-message sa'yo, kung bakit hindi na siya tumatawag. And then kung bakit sinisin ka na lang niya o sinisin niya na lang yung messages mo. Yes, may mga reason kasi yan utol. Ang kailangan mo lang talagang gawin is alamin mo muna yung pinakapunot dulo kung saan talaga nagsimula. Lalo na sa mga panahon na may kinakaayawan siya sa'yo na palagi mong napapaulit-ulit. So yun, ganun nga is nahantong na sa mga ilang araw ang makakalipas is mauuwi talaga sa pag-i-ignore na ng lalaki sa'yo. So yun, kailangan utula, ang pinakaugat is alamin mo talaga yung punot dulo. Ha? Kung ano yung mga dating kinakaayawan niya, na laging kinakainisan niya, o lalo na yung mga ayaw na ayaw niya sa mga behavior mo o sa ugali mo. Ha? And then yung isa pa dito utula, minsan kasi isa nag-aaway yung isang relasyon. O yun nga, isa may mga tampuhan o may mga hindi na pagkakaunawaan kasi ang pinakamalaking dahilan din dyan is yung mismatch na tinatawag. Yung parang hindi kayo tinadhana talaga. Ha? Maling partner o maling lalaki ang pumunta o napapunta sa'yo o yung napaibig mo. Ha? So, yun kailangan nating tanggapin na mayroong ganun talaga. Ha? Na nagkakaroon tayo ng mismatch. Hindi kayo magkakasundo. So, sa mga ganitong relasyon is natural lang yan. Na pwede mo na rin pakawalan o kung pwede mong ipagpatuloy na para baka maayos pa balang araw. Pero kung wala na talaga utol na paulit-ulit na palagi ka na lang nasasaktan, na halos gabi-gabi isa umiiyak ka, nakuutol ha, yan talaga ang mismatch na tinatawag. So kailangan mo nang pakawalan ang lalaking yan para ma-open mo ulit ang iyong puso sa bagong paparating. Na baka yan ang magiging forever mo, and then baka yun na nga ang magiging kamatch mo na lalaki. So yun, kailangan mo rin na alamin talaga kung gusto mo munang kumapit sa lalaking yan is alamin mo talaga muna ang pinakapunot dulo. Ha, kung saan nagsimula, kung ano yung mga dahilan. Para mabago mo rin dito utol yung behavior mo. Yes, you should do something. Kailangan kang may gawin sa ugali mo o sa behavior mo. Kailangan mong baguhin. Ha, kung yun nga, napag-isip-isip mo na, uy, yun pala ang mga kinakaayawan niya dati. So, yun, naipon ng naipon, hanggang ngayon, isang doon na parang hindi niya na nakayanan o umabot na sa pinaka-tok-tok na parang pumutok na talaga ang pasensya ng lalaki. Kaya doon, bigla na siyang maglaho o bigla ka na niyang i-ignore. Ha? Kasi yung mga lalaki, hindi naman niya mag-i-ignore kung walang rason. Yes? Maraming rason din kasi utol. Pwede nga in-ignore ka lang niya pabigla-bigla kasi yun nga isa ginamit ka lang niya or kinikban ka lang niya. Ha, iba yung habol niya o iba yung motibo niya. Yun nga once na nakuha ka na niya yun.
goodbye, my darling. So, ganun, marami talagang rason, utol. So, sa umpisa pa lang, kailangan mo talagang isa mapagmasid muna, and then yun nga, kailangan mong kilatisin muna yung lalaki, ha? Bago mo tanggapin sa buhay mo, o bago mo siya ipasok sa buhay mo. Ha? So yun ang pinaka-importanting stage. Ah, so para malaman mo rin kung ano talaga ang pinakamotibo ng lalaki. Pero kung matagal na kayong nagsasama, and then yun nga, medyo sumemplang na, pero years ago na, o medyo matagal na rin ang inyong pagsasama, yes, so pwede mong pagkapitan muna. So alamin mo yung mga mali mo. And then yun nga, isa pa ito utol, kapag ini-ignore ka na ng lalaki, is huwag na huwag ka munang mag-message. Yes, huwag mo muna siyang paulanan ng mga mensahe kapag ini-ignore ka na ng lalaki. So, wala kang ibang gawin dito kundi mag-silent ka muna. Ha? Kailangan mo nga, wala ka ng maraming salita pa para magkaroon din talaga siya ng curiosity kung bakit hindi ka na rin naghahabol. Yan, so, iwasan mo ang palaging pag-message. And then, yun nga, kung minsan may naiisip kayo ha, na may nagtatanong sa akin na, Kuya Kiko, ini-ignore ako ng partner kong lalaki. Pero kinabukasan is birthday niya, ha, or anniversary ninyo, or kung ano man dyan na greetings na gusto mong sabihin sana sa kanya. Naku po, utol ha, kapag mga ganyan, kung ganun na nga is ini-ignore ka na ng lalaki, kailangan mo rin siyang i-ignore. Ha, kahit may mga special days pa o may mga special na araw, kailangan mo ihinto muna ang pag-greet sa kanya. Ha, huwag ka muna nga magpaka-martir. O huwag ka magpaka-pamanhid-manhid na parang kunwari walang nangyari. Tapos i-greet mo lang siya. Napuutol ha. Huwag ganon. Ha, give yourself a respect. Respetahin mo naman sarili mo. Alam mo na nga ini-ignore ka. Ha? Tapos patuloy ka pa rin sa pag-message sa kanya ng mga greetings. Kahit hindi ka naman nire-replyan. Yun. So bigyan mo ng respeto ang sarili mo talaga. So yun nga, ihinto mo muna yung pagmiminsahe. And then yun nga, isa pa utol ha, kapag ganito na nag-ignore ang lalaki sa'yo, is kailangan mo na siyang bigyan ng space. Yes, ibigay mo ang space na hinihingi niya. Ha, kasi ini-ignore ka niya, so i-ignore mo rin siya. Give him space. Ha, pagbigyan mo talaga utol. Huwag kang matakot dito. Ha, kasi yun nga, ipahalintulad mo yung sarili mo kasi ikaw talaga ang pinaka-special dito. Yes, you are diamond. Shine bright like diamonds in the sky. Ha? So, kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Bigyan mo ng respeto na kailangan ikaw ang hahabulin, hindi yung ikaw ang maghahabol. So, yun nga, kapag inignore ka ng lalaki, doon din sa mga dahilan, kapag alam mo na yung mga mali mo na yun, kailangan mo ring baguhin. Ha? Ikaw na rin ang mag-isip-isip na kung mali naman talaga ang mga pinagagawa mo dati, kailangan mo nang baguhin utol. Kung sakaling manumbalik siya, kung sakaling nandiyan siya at lumapit na humingi ng pasensya sa'yo at saka sorry. Ha, so baguhin mo para sa pagpanumbalik niya ay para makita niya rin ang pagbabago mo at saka yung effort mo na binago mo talaga ang sarili mo para sa kanya. So kailangan mong gawin yun utol kung special talaga ang lalaking yan para sa'yo. Pero kung wala, kung hindi ka pa rin niya pinapansin, hayaan mo na. So yun nga, ibigay mo yung space na hinihingi niya. Yes, tsaka ito pa utol ha, kapag ini-ignore tayo ng lalaki, ito naniniwala ako sa kasabihan na o sa gawain ito na mga pinagsasabi ng mga matatanda dati. Parang spiritually ha, na kailangan mong ibulong sa hangin. Ganito ang gawin mo. Kapag may nagawa kang mali sa partner mong lalaki, ha, na parang pinagsisihan mo rin, which is hindi mo naman sinasadya, so gusto mo siyang manumbalik na in a way na hindi ka magpaparamdam. Pero ito, mas magandang gawin ito na sa sarili mo lang na pero pinaka-epektibo din talaga. Yes, kahit minsan ginagawa ko talaga to, which is very effective. Ginagawa ko ito kapag kailangan na talaga. So ito yung tinatawag na silent prayer. At tinatawag ko itong silent prayer. Tsaka yun din ang mga sinasabi ng mga matatanda na kapag may nagawa ang mali o may nagawa kang mali sa lalaki, wala kang ibang gawin kundi subukan mo munang pumikit. Yes, pumikit ka and then mag-inhale, exhale ka. Relax ka muna. After mo mag-relax, yun, ibulong mo sa hangin. Isipin mo yung lalaking yan, yung partner mo. Ah, kasi sa akin, syempre, isipin ko babae. Yung sa inyo ngayon, isipin nyo yung partner nyong lalaki. Ah? So, isipin nyo na
siya at saka yung parang good vibrations, ha? Yung parang positive talaga ang magdating na parang makakausap mo siya. Yes, kailangan mo maging focus muna, mag-concentrate ka. Inhale, exhale ka, nakapikit ang iyong mga mata. And then, sabay mong sabihin ito, utol, ha? Na sabihin mo, banggitin mo yung pangalan niya in a whole name. And then, sabihin mo na, I love you. Ayan, sorry sa mga nagawa ko. Ayan, pasensya na, hindi ko lahat sinasadya. Ayan, sana'y matanggap mo pa rin ako sa pagpanumbalik ko. Mahal na mahal kita. Yun, so yun lang. Ha? Ibulong mo yon sa hangin. Magugulat ka, utol, ha? May something miracle na mangyayari. So wag ka mag-expect na kinabukasan may nangyari na agad na, or baka kinabukasan is walang mangyari and then doon ka madidismaya at saka sabihin mo wala na mablang kwenta yon. So wag ganun, utol, ha? Baka hindi mo rin naman nagawa sa tama. Pero ito talaga, ha? Isang nagbibigay talaga ito ng positive energy na parang yun nga, isang na hindi mo o hindi natin alam kung bakit na nangyayari ito, which is spiritually talaga. Ha, in third dimension, parang nangyayari na may bubulong din sa spirit niya na magbibigyan kanya ng pasensya na kinabukasan isang hingi din siya ng pasensya sa'yo. Magme-message din siya, uy, pasensya na, ha? Kung ano may yung nagawa ko sa'yo at saka na-ignore kita, sorry talaga. So magugulat ka talaga, utol, na yan ang matatanggap mong mensahe. Yes, ha, kailangan mong gawin yun ng maigi. And then yun nga is magbigay ka lang ng focus na parang kinakausap mo siya, pumikit ka. Yes, napaka-effective talaga nito. Ah, so yun ang isang sekreto ko na ginagawa ko rin minsan. Ah, yun. So and then ito pa, utol, ha, kapag ina-ignore ka ng mga kalalakihan o ng lalaki ng partner mo, wala kang ibang gawin dito kundi, di ba, nag-silent ka na rin. And then yun nga, hindi ka na nagme-message. And then binigay mo rin yung space sa kanya. Wala kang ibang gawin kundi self-love, ha? Mahalin mo ang sarili mo. Manumbalik ka muna, utol, ha? Kailangan mong i-enjoy ang sarili mo na kahit nag-iisa ka lang. Kasi yun nga, isa ituring mo talaga ang sarili mo na ikaw yung pinaka-espesyal. Na espesyal ka. Ikaw ang premyo, ikaw yung diamond nga, ha? Na kumikislap-kislap o kumikinang-kinang doon sa ulap o sa langit kapag gabi. Ha? No, so parang bituin. Yun! So kailangan mo talaga, utol, na maging high value ka na ikaw dapat ang hahabol-habulin ng lalaki. Yes, na kung may nagawa ka mang mali, ang importante, ready ka na sa pagpanumbalik niya na nababago mo. Na kung hindi man siya bumalik, is ready ka na rin para sa mga panibago o sa bagong darating na lalaki sa'yo. Ha? Yun ay isang self-improvement din na tinatawag. So yun, mga utol, sana nakatulong yung video na ito. So sana mabigyan nyo rin talaga ng tuon o mabigyan nyo ng focus ang sarili nyo. Huwag lahat ibuhos sa partner nyo. Na puro partner at partner o puro relasyon lang ang iniisip nyo. Kailangan isipin mo rin ang damdamin mo, ang sarili mo. Ito muna, utol, ha? Huwag puro ito. Yes, sabihin na natin yung mga babae is very emotional talaga. Pero yun nga, madadaig lang kayo ng mga kalalakihan kung hindi nyo gagamitin ito. So yun lang, mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Maghimay, sindihan mo't nasipasa mo, repeat. Maghimay, sindihan mo't nasipasa mo, repeat.